Hi guys, good morning. Welcome back to another video. 8:20 na dito. Para siyang umaambon. But I need bonnet. Kailangan ko ng bonnet. Para siyang umaambon. Tingnan nyo, ah. Tingnan nyo, basang-basa ang bubo. Anak ko, no! Ay, sus, lumabas din yung isa, eh. It's like raining, anak ko. Grabe, ang kapal. 8 degrees dito sa Nepal, guys. 8 degrees Celsius. Huh? Mukhang hindi sisikat ang araw ngayong araw na to. Ang mga bata naglalaro. Parang hapon na dito. At ang bata lumabas din. Don't remove. No, anak ko, because it's very cold, anak. Tumutulo yung ano. Ha? Don't remove, anak ko. Look, mommy also wearing jacket. It's very cold. Ito yung second time na ma-experience ko na ang degrees dito sa Nepal ay 8. Yung unang dating ko dito, 8 degrees. 7. Also, huh? Yes. Para siyang umulan. Tingnan nyo. Yung feeling na umaambon, maano, wala akong bonnet, masakit sa ulo to. No, it's not raining, anak ko. It's not raining, that's a fog. What's your thick jacket? You heard that one, this one kind of thing. Mga bata naglalaro, kahit na ano. Kasi 8 na dito, nagpre-prepare ng mga bata papasok ng school. Sabi tuloy ng anak ko, it's raining daw. It's raining. Tingnan nyo, oh. Basang-basa. Para talaga siyang umulan, oh. Kita nyo, guys? Kita nyo? Para talaga siyang umuulan, oh. Oh, lamig. Pero ano, na-research ko kung may snow. Wala pang snow sa Kathmandu daw. Sa Kalinchok meron dun, eh. Pero this time, wala pa. Sa Kathmandu, 6 degrees. Grabe. And sarado yung kabilang road. Kaya lahat ng mga sasakyan dito na naman nagdadaan sa harap ng bahay. Tingnan nyo. Oh. Mga truck, delivery truck na malalaki. Woo. How can I will wash clothes? There's no sun. Come here, anak ko. Come here. Yung fog. My dishwasher for today. Ang lamig kasi ng tubig, guys. Hindi ako makapagugas. Inaantay ko maya-maya kapag ano na ba. Hinugasan niya na, oh. Hello, Mr. Dishwasher. Taga-hugas. Inaantay ko service ni Asher. Siya na naghugas, oh. Dito kami sa bilihan ng unan, guys. Bumili kami ng unan. Ayan, oh. Bali, ang isang packet ay 2 piraso. Grabe ang lamig. Grabe, sobrang lamig ngayong araw na to talaga. Nanginginig yung buong kalamnan ko. Sagad hanggang buto yung lamig niya. Next. We will go there, Papa. Just leave this tuk-tuk. We will go to Uncle. Ay, to die. Uncle tuloy. Die. Grabe ang lamig. Naglalakad kami dito sa parsa kasi naano ako sa bahay. Nabuboard ako sa bahay. Although malamig, masarap magsiksik sa bahay. Mag-isa kasi ako. Tapos si Asis, nagaano siya na mamasada ba? Kaya sabi ko, mainihatid siya si Didi Bauju. Inihatid niya dito sa parsa. Sabi ko, sasama ako. Sabi ko, sama ako. Lakad-lakad lang ba? Tapos gusto ni Asis magtingin-tingin ng ano, kagaya nung prituhan ni Ama, yung malaki, yung nilulutuhan ng pansit kapag may birthday. Kasi di ba maliliit yung prituhan namin. Naghanap si Asis ng malaki. Yung ganito, oh. Silyasi. Silyasi ba? That one, Papa, is small. You buy like Ama. This one you cook for the bigger masala, the one like I'm a bigger than this.
This one, Papa Obigad, like Ama. For this one. For everyday using for this sometimes when you cook clear to this what one. What if I want to cook ano pancit like that big one also so, need? Kasi rin risk. Per kilo yan. Per kilo ang price niyan. Lamig. Tiga man dami nilang ano. How much this one? For need to make kilo. Oh, per kilo. Per kilo talaga siya dito. Nandito ako sa vegetable market. Bibili ako ng pang ano, pang takbet. Kasi nakabili kami ng isda kahapon, so bili lang ako ng konti, guys. May sitaw pa ako doon. So kahit isang ganito lang. And okra. Konti lang din. Hindi maganda okra nila. Para may ulam-ulam. Iniwan ako ni Asis. Ayun. Halilit. Hindi talaga nagsusurvive ang mga okra kapag ganitong ano eh. Mahirap maghanap. Konti lang. Akin, amin lang ni Asher. Ayaw naman ni Asis. Ito lang. Ito lang. Pang takbet. Hindi talaga ako pwede sa talong. Grabe yung allergy ko sa talong talaga. Nakabili ako ng broccoli at saka cauliflower. Medyo mura na lang ngayon siya, guys. Tapos nakabili ako ng dalawang ano, guyaba. Ay, ano to? Avocado. Ayan. Nakabili din ako ng kalabasa. Bunga ng kalabasa para sa takbet. Mura na lang ngayon ang vegetables. Ano lang to? All in all, 350. Mahal kasi yung avocado. 400 ang isang kilo ng avocado. Half kilo to. Bali, 200 siya. Yan. So, yung vegetable na nabili ko ay 150. Lahat-lahat. Ito yung nabili ni Asis, oh. Malalim. Malaki. Bali, 3 kilo, 75, 500 per kilo. 1.5. One kilo. 3 kilo, 75. 500 per kilo. Tapos bumili kami nito, yung pansunok, yung bzzz. Kapag nag, ano, nagkantay ng manok. Sabi ko sa inyo, yung mga ganito, per kilo ang bili nila. Kahit yung pressure cooker, per kilo din ang benta nila. Mami, sa dasan lagi will change. Nag-try ako na, ano, natumingin nung portable gas stove. Baka si mura lang yun. Nasa 1,000. Siguro sa peso, nasa 1,000 lang yun, guys. Dito kasi, nasa 2,200 ang price nun. Tapos, syempre, may discount na sa 2,100. Ganun ang price nun. So, balak kong bumili nun para dito sa loob. Nga, yung portable ba, yung pwede mo bang dalhin kahit saan? Kaya lang ang sabi dun ni Dai, mahirap maghanap nung pinakagas nun. Yung, alam nyo, yan yung pinakagas nung portable, di ba? Alam nyo naman yun. Sabi niya, hindi daw basa-basa nakakahanap dito. May mabibili ka pa isa, pero sa naubos mo dun, may hirapan kang maghanap, sabi niya. Kaya sabi ko, sige, pinag-iisipan ko din kung yon tapos may hirapan ako, useless. San ko gagamitin yung portable kung maubusan ako ng gas nun, tapos wala din naman palang nagtitinda, lalo dito sa parsa, hindi ka rin naman pala agad-agad ano. Kaya sabi niya, kung gusto ko daw, induction, maganda din naman ang induction, guys. Yung di kuryente ba? Kaso, sabi ko, wag na. Hindi naman necessary na kailangan ko ng lutuan sa loob ng kusina ba dito. Meron naman akong rice cooker. Meron naman ako nung pot na di kuryente din. So, yun na lang ang gagamitin ko pagpakulo ng tubig. In
in case na may bisita ako at gusto ko magpakulo ng tubig dito sa loob, yun na lang ang gagamitin ko kaysa bumili pa ako nun. Gusto ko sana yun. Pero mayroon ako nun yung galing Qatar. Mayroon akong maliliit na, mayroon akong maliit na rice cooker at maliit yung color pink, pakulan ng tubig or lutuan ng noodles, ganyan. Kaya nga lang, hindi mo siya madala sa labas kasi electric kasi siya. Pero okay lang, huwag na. Maganda sana, kaya lang yun nga. Kasi napapanood ko din yung portable na gas ba. Nakikita ko sa mga ano, ginagamit nila kapag nag-video sila or nag-vlog sila, yun ang ginagamit kasi nila. Pero kapag ano, huwag na, hindi necessary yun. Pero nakabili kami nun, ayan. Kasi nung nagkaroon ng party dito sa bahay, diba, hiniram ko yung kay ama na lutuan. May ganyan din kasi si ama, malaki siya, lutuan ng biko, o di kaya ng spaghetti, o di kaya ng pancit, maganda yan, malaki. Eh diba maliliit yung mga pan namin, so yan. Yun nga lang, kagaya lang sabi ko guys, per kilo, yan, per kilo ang ano nila dyan, ang benta nila. Kahit ang pressure cooker per kilo, depende kung ilang kilo. Halimbawa, 4 liters yung binili mo, tapos ikikilo nila yan. So, depende per kilo din. Kakaiba dito na, per kilo sa atin, kasi pag bumili ka ng pressure cooker, kung magkano talaga ang price, yun na yun, dito kinikilo pa din. Hi guys, so ayan, bago ko i-end ang aking video for today, nakapagsulat ako dito ng aking isya, shout out. So, belated happy birthday po kay Tatay Herminio Gamboa. Birthday po niya nung December 18. Guys, pasensya na kung nag-greet ko kayo ng very, very late na. Pasensya na talaga guys. Kasi nitong mga nakarang araw, medyo naging busy din tayo. Gawa nga ng Christmas party natin ay dito sa bahay. And syempre, kailangan ko ding mamalengke yung mga, alam nyo yun, yung mga pagkain, ganyan. So, wala talaga akong time, guys, para magbasa or mag-shoutout sa inyo. Kaya, pasensya na kung very, very late ang aking shoutout sa inyo. Ayan. Ha? And, ganun din, shoutout kay Jemima Kezia. Greetings from Mami Jessica Turiga. And, belated happy birthday din po kay Miss Edita Veralio Maniquez na nag-birthday nung December 23. Ganun din, shoutout kay Ate V. Kay Bella Marigma, shout out din. And happy birthday din po kay Papa Jesus Abion. Nag-birthday siya noong December 25. Greetings from Josephine Castillejos. And ganun din po, shout out kay Daisy Len Baybon. And happy birthday kay Maricel Clemente na nag-birthday din noong December 23. Greetings from Reuel Chodoro. And happy birthday din po kay Miss Gloria G. Bituin. Greetings from your husband po, Perpetuo Bituin Jr. And ganun din, Happy New Year kay Madam Gwenny Pascual. Greetings naman kay Papa Danilo Pascual. And sa inyong lahat, guys, advance Happy New Year! Ayan! And ayun, pasensya na talaga guys. Kung very late na talaga ang aking shoutout sa inyo, pasensya na talaga. So yun lang yung ating video for today. Thank you again for watching and see you in our next video. Bye everyone and God bless us all!